channel, it's me again, Inday Mareshka. And for today's content, ito na po yung last part ng Yesui Beauty Set Stunning White for 7 Days Challenge na review natin. Hindi na siya 7 Days Challenge, kasi ito na yung part 3 natin. We have the first week challenge, the second, the third one, and this is it for the final update. Para sa mga hindi nakakita sa part 1 ng ating video and the second, the part 2, I will just link down below. Just check the description box para it will lead you to the first part and the second part of the review. Okay, so before we start, I'd like to add some of this content. So, hindi lang ako mag-share ng final update, as well as mag-share ako kung ano yung mga process na ginawa ko and tips na lang din po para sa mga new users natin ng Yesui dyan. So, eto talaga yung napansin ko for the first few days that I used the product. Of course, yung talagang natural effect po ng rejuvenating, normal lang po talaga na mamula tayo or mangitim. Eh, normal lang din na mag-peel kasi process po talaga yan ng healing kasi nag-change skin tayo. So, bago natin ialis yung mga dead skin ng skin natin, kailangan natin mag-change skin. So, yun na yung peeling part po. And, normal lang po talaga na mangitim tayo or mamula kasi nga, nag-peel tayo, nag-change. So, part po talaga ng peeling process na mamula tayo or mangitim. But you have to avoid, pag ganyan kasi na stages, you have to avoid too much exposure in the sun. And if you do so, apply ka lang ng sunblock. Nandun sa package nyo, apply kayo ng sunblock dahil importante po talaga na mayroon kayong sunblock. And kung pwede lang, avoid too much exposure in the sun kasi masusunog kayo. Yes, masusunog kayo. Eh, if nakita nyo yung other product kayo na ginamit, pero gumamit rejuvenating pa rin siya. Tapos iniligo ng dagat at yun, binilad sa sobrang tirik na araw. Yun, nasunog yung skin niya. Meron pa din yun sa, check nyo lang sa mga other videos ko kasi meron dun. Nasunog na sunog talaga. So, using rejuvenating any brand, let's avoid too much exposure of the sun. Okay, for the second tip, you have to rehydrate your skin. I think naman talaga a key to success in having a good skin is you have to rehydrate your skin. Lahat naman siguro. Kasi pag hindi mo i-rehydrate, talaga magda-dry siya. So, drink a lot of water. Yun, kahit parang ang sarap ng sumukay, kailangan talaga natin i-rehydrate yung skin natin. So, sinasanay ko yung sarili ko na kahit hindi ako uhaw, umiinom ako ng tubig. Maraming tubig a day. Kasi napansin ko, yun din yung parang isa sa mga susi na magkaroon ka ng magandang skin is to drink a lot of water a day. Third tip is, yun, have a good sleep. At least, syempre, diba, nakakaganda naman kasi talaga na meron kang kumpletong tulog. Or, at least, 8 hours na tulog every day, every night. So, yun. Ako kasi, meron akong iniinom na product na, aside sa gumagamit akong ganito, meron akong iniinom na product na, vitamin E. Teka, kunin ko lang. So, eto nga, may iniinom ako. It's Pro Life Atlas Vitamin E, 400 IU. 100 soft gels to in a bottle. So, yun nga, sa mga nagpa-follow sa akin, alam nila na iniinom ko to ng ilang months na. So, yun napansin ko kasi every time na umiinom ako nito, maganda talaga yung tulog ko. So, yun, parang napapansin ko din na parang namumuti ako ng ganun. Hindi, talaga, hindi biro. Napapansin ko talaga na parang pumuti ako dito, nag-glow ako dito. So, parang hiyang ako sa product na to. Sabi nila, nakakasira daw or ano ba yan. Pero hindi naman, gumanda naman tayo ng konti. May naiambag naman sa buhay natin. So, yun, just make sure na hindi fake yung product.
Ito, sobrang mura lang to na nabili ko. I think 60 pesos per bottle. Pero, syempre, nag-check talaga ako kung ano siya. Kung original siya or fake. Original naman, syempre. Original naman. Kasi, sikat sa Shopee yung seller nito. Kaya, kumpiyansa din ako na talagang original din siya. Then, I checked din naman online kung ano yung, babasihan na fake yung product. Then, so the second product that I use is ito. Nag-check talaga ako sa YouTube ng mga product na talagang nakakaganda sa skin. So, umatras yung acne to dito. Kasi it really helps your skin though. Pantothenic acid, 500 milligrams. So, it has B-complex vitamins, vitamin B5. 250 capsules ang laman ng isang bottle. So yun, marami akong nakita sa other YouTube content, YouTube channel nila na iniinom nila to ng 10 capsules every morning and 10 capsules naman every night. So a total of 20 capsules a day. Pero, tinry ko siya, hindi ko kaya. So, iniinom ko na lang kung ilan lang yung kaya ko. Like, 2 capsules a morning, in the morning and 2 capsules in the night. Tapos, dahan-dahan na nag-upgrade ako. Hanggang sa minsan, nakakalimutan ko talaga siyang mainom. Pero pag naaalala ko, umiinom naman ako. So, parang I think malaki din na iambag nito sa buhay ko. So yun, ano pa ba? Kasi, eto din kasi, na-search ko, nag-drug study ako talaga nito. meron siyang maraming benefits, like maganda siya sa heart. Kasi I have heart problems, so yun yung kailangan ko. Dapat may maiambag siya sa puso ko. Then, sa hair and nails. Actually, totoo siya. Kasi sa hair, hindi na ako masyadong nag-hair fall. Siguro kasi ina-upgrade ko ng paunti-unti yung buhay ko. Nagiging healthy tayo. So, yun. Bali, tips ko na lang din na talagang normally gaganda yung skin natin pag nag-upgrade tayo sa lifestyle. Kasi, di ba, if you... Pag ginawan mo ng maganda yung sarili mo, magre-reflect outside yan. So, bali, ang reflection ng good lifestyle natin is yung skin natin. So, pag healthy ka inside, it will reflect outside. Hindi ako masyadong nagtatrabaho ito ngayon na week. Ngayon na month, rather. So, yun, parang hindi ako na-expose sa mga, sa mga alikabok. Kasi talaga yung field ng work ko is lagi akong na-expose sa mga chemicals. Kasi nga, okay-okay seller ako. So, nai-expose ako masyado sa mga, sa amoy ng okay-okay. Kasi opener ako ng bundle. So, yun, isa din yun sa factor kung bakit ako nagka-acne aside sa super stress ko sa buhay. Pero ngayon naman, mas napagtuunan ko ng pansin yung sarili ko. Love yourself, guys. It will really help you as a person. And not just that, gaganda yung skin. It's a legit talaga na way. You have to love yourself. And if you love yourself, magre-reflect yan. Gaganda ka. Siyempre, di ba? Ano pa ba? Lumayo ba tayo sa topic? Hindi naman siguro kasi, di ba? Fit naman yan. So, eto na. Final update. Gusto ko ba yung Yasui? Siyempre, gusto ko. Tingnan nyo naman. Maganda naman yung naiambag sa skin ko. And not just that, gagamit pa ba ako ng Yasui? Siyempre, gagamit pa ako. Pero parang gusto ko din mag-explore. Aside from that, parang gusto ko nang mag-try ng ibang product. So, I think open ako sa suggestion. So, kung may product kayo na gustong ipa-review sa akin, honest review guys, bibilihin ko mismo talaga sa bulsa kung magagaling yung pera na hindi tayo magbibias ng review. I will do a honest review kung talagang nag-work sa akin yung product or not. Sasabihin ko talaga sa review ko. So, if you have any suggestions, feel free to comment on the comment section at try kong gamitin for a month and I will do a review. So, yun.
Ano pa ba? For the final update na talaga. So yun nga, kamusta naman? Meron naman talagang nakapansin sa mga previous review ko na talagang gumanda yung skin natin. Naging blooming, naging parang healthy, na-moisturized. So yun, let's take a look. So ito yung closer look. Meron pa din akong mga, ayan, alam niyo na yung ibig ko sabihin. Meron pa din tayo mga pimple marks, mga dark spot. Pero hindi na siya halata. Mas malala talaga kung sino yung nakakita ng previous vlog ko. Meron talaga akong mga sumpa sa mukha na hindi maalis-alis. Eto, ang tigas talaga ng ulo nito. Ayaw talagang umalis. Yan. Yan sila yung parang naiwan na bakas. Pagtitingnan mo ako dito, talagang sobrang ganda na ng skin ko. Pero pag pupunta ka naman dito, ayan, sila, hindi sila natanggal for a month. Pero sa akin, contento naman ako na ganito. May big changes naman. Kasi naniniwala ako na wala talagang produktong magic. Aside na lang kung magpapabelo ka, yun. Kung magpapascience ka na talaga. Naniniwala ako dun. So, yun, effective. Effective. Lalo na kung siguro wala kang pimple marks. Pero, disclaimer pa rin, guys. Kasi hindi tayo lahat pareha ng skin type. So, maaaring nag-effect sa akin at sa inyo hindi. So, yun, try mo lang. Pero pag nakita mo na parang hindi na normal yung effect, tigilan mo. So, yun, masasabi ko lang talaga, love yourself. Huminom ka ng mga product ng mga ganito kasi makakatulong to. Ito naman, medyo mahal to. Pero nakakatulong talaga siya. Para sa akin, nag-work siya. So, dami pa naman laman ito. So, yun, siguro next product ko na gagamitin. Ipapahinga ko talaga muna tong skin ko para makapag-switch ako sa ibang product. Ay, masubukan ko, ma-explore ko, at saka hanggang sa ma-remove tong mga anik-anik pa dito. So, yun! Thank you so much for watching for the last part of this product, and I hope to see you in my next journey. Bye!